Paano kung di ka na makatulog sa dami ng utang mo? Anong gagawin mo? Simple lang ang sagot niya. Tawagan mo yung pinagkakautangan mo at sabihin mo na hindi ka na makabayad sa iyong utang para sila naman ang hindi makatulog. Joke lang po yun. Seriously, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay kung paano tayo mabilis makakaalis sa pagkakautang. So kung gusto mong malaman ang mga pamamaraan kung paano magawa ito, tutok lang sa video na ito. Doc Freddy po, para sa Arfred TV. So kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated kung may bago tayong mga videos. Alright? So welcome sa ating talakayan sa araw na ito. Mayroon tayong isang napakagandang topic na kung saan pag-uusapan natin kung paano ba mabilis na makakaalis sa pagkakautang. Alright? So, marami tayong mga kababayan ang may ganitong klaseng problema na kung saan hindi na makatulog, hindi na makakain, minsan hindi na lumalabas ng bahay dahil baon sa utang. Alright? So, sa araw na ito, yan ang ating pag-uusapan at hopefully, mabigyan natin ng solusyon yung problema na ito. Okay? So, bago pa man natin mabigyan ng solusyon ang problema tungkol sa pagkakautang, mahalaga na malaman natin ang apat na bagay. Okay? Una, dapat alamin muna natin kung magkano ba ang kabuuan ng ating kinikita buwan-buwan. Okay? So, let us find out magkano ba talaga ang ating income. Okay? So, number two, alamin din natin ang ating total expenses, ang kabuuan nating pinagkakagastusan buwan-buwan. Alright? At ang pangatlo, ilista natin kung ano ba ang mga ari-arian meron tayo. Okay? Ang lahat ng ating mga assets, ibig sabihin ng assets, lahat ng bagay na mayroong value na kung saan pwede natin i-convert into cash. Okay? So, and then pang-apat, of course, alamin natin ang ating mga pagkakautang. Lahat ng ating liabilities. Okay? So, yung apat na yun, napakahalaga para at least mabigyan natin ng katugunan yung tanong, paano ba tayo makakaalis sa pagkakautang? So, maraming pamamaraan para at least makaalis tayo sa pagkakautang. Una, ibenta natin yung ating mga assets. O, diba? So, kung mayroon kang bahay at lupa, ibenta natin yung bahay at lupa. Nang sa gayon, mabayaran natin ang ating mga pagkakautang. Siguro, sabihin nyo sa amin, sa akin, wala na akong bahay at lupa. Well, totoo, pero at least, wala ka ng utang. Alright? So, dahil lang ang gusto natin is mabilis na pamamaraan na makaalis sa pagkakautang. O kaya, ibenta natin yung ating kotse. Alright? So, kung mayroon tayong kotse, edi ibenta natin at lang mabayaran natin yung ating utang. Edi wala na tayong kotse, okay lang. Pwede naman tayo mag-jeep. Pwede tayo mag-taxi. Pwede tayo mag-grab. Okay? Kung wala ka ng bahay at lupa, at least pwede tayo mag-rent. Alright? At least wala na tayong utang. Alright? So, isang paraan para mabilis tayo makaalis sa pagkakautang is ibenta natin yung ating mga ari-arian. Alright? At least, mayroon na tayong peace of mind. Wala nang wala nang mga nang gagambala sa atin. Okay? So, yun ang right word. Okay. Good. Number two, siguro pwede nating i-restructure ang ating loan. For example, pwede nating habaan yung period ng ating pagkakautang upang bumaba yung ating monthly premium o payment. Okay? So, isang paraan din ito, at least baka sakali, bumaba rin yung interest ng ating utang. Okay? So, one, pangalawa is pwede nating restructure yung ating loan. Okay? Next, number three, para makawala tayo is apply for amnesty. In fact, maraming mga kababayan natin may utang sa SSS noon. Mabuti na lamang yung SSS. Kasama na ako doon nung nagtatrabaho pa ako sa University of Baguio.
maraming taon na ang nakakalipas, nagkaroon ako ng loan sa SSS at medyo matagal-tagal din. Minsan, in fact, napabayaan ko yung loan na yon. So, mabuti na lamang, nagkaroon ng amnesty program yung SSS na kung saan tinanggal na nila lahat yung mga penalties at saka mga interest. So, ang babayaran na lang is yung principal. Okay? So, yan ay isang pamamaraan, no? Pang at least mabilis natin mabayaran yung ating pagkakautang. Apply for amnesty. Number 4, decrease your expenses. Okay? So, isang mabilis na paraan para makaalis tayo sa ating pagkakautang is bawasan natin yung ating mga gastusin. Okay? Unang-una, iwasan na natin, no? Itigil muna natin yung pagkain-kain sa labas. Okay? O kaya yung pagbili ng mahal na kape. O kaya itigil na muna yung paninigarilyo, pag-inom. Yung mga ganitong klase mga gastusin, kaya-kaya naman yung gawin. Nang sa ganun, anumang pera ang ating matipid o maipon, pwede natin pambayad sa ating utang. Okay? So, sa ganung paraan, makakaalis tayo sa ating pagkakautang. Number 5, increase our income. Okay? So, isang mabilis na paraan para at least makaalis tayo sa pagkakautang is maghanap tayo ng ibang paraan o pangkumita ng karagdagang pera. Okay? Nang sa gayon, magamit natin yung pera na kung pwede natin pambayad sa ating mga pinagkakautangan. Number 6, baka naman mayroon tayong mga kamag-anak, kapatid, o kakilala na mayaman. Ask someone to pay our debt. O, di ba? Pwede yan. May mga taong gusto talagang tumulong na kung saan sagana at saka maalwan sa buhay at hindi naman kawalan sa kanila yung pera na ibabayad sa ating pagkakautang. Marahil baka makahanap tayo ng tao na pwedeng tumulong sa atin, no, pang mabayaran ng ating utang. Alright? At ang panghuli, okay? At ang panghuli, pray for a miracle. Alalahanin natin na anumang imposible sa atin eh hindi imposible para sa Diyos. So most probably or most likely, okay, pag nagdasal tayo, sasagutin ng Diyos ang ating mga panalangin at maniwala tayo baka bigyan tayo ng isang miracle. Alright? So yun ang 7 pamamaraan o pang mabilis tayo makaalis sa pagkakautang. Alright, so ulitin lang natin, you can sell your assets. Okay? Kung mayroon tayong ari-arian, ibenta natin para at least mabayaran natin ang utang. Number 2, we can restructure our loan. Number 3, apply for amnesty. Okay? Number 4, decrease our expenses. Number 5, increase our income. Okay? And number 6, siguro pwede tayong humingi ng tulong sa iba para mabayaran ang ating utang. At ang pang-7, we can pray for a miracle. Yun. Napakagandang mga tips para sa atin upang mabilis na makaalis sa pagkakautang. May mga bagay lang tayong dapat tandaan kung tayo ay may pagkakautang. Una, makiharap tayo sa taong pinagkakautangan natin. Huwag nating takbuhan, huwag nating taguan, huwag nating takasan. Alright? So, makiharap tayo. Number 2, magpakumbaba. Okay? Alam naman natin na tayo ay may pagkakautang. Minsan may mga iba dyan. Sila na nga yung may utak, sila pa yung galit kung sinisingil. Okay? So dapat magpakumbaba tayo. Number 3, subukan natin makipag-aregyo. Okay? Sabihin natin kung ano lang yung kaya natin at kung kailan natin pwedeng bayaran. So ganun. So makipag-aregyo tayo. Number 4, baka pwede tayong makipagtawaran. Yun, at least nabanggit natin kanina, makipagtawaran tayo. Baka pwede natin mag-negotiate yung interest. Okay? And then number 5, siguro kailangan natin magpa-counsel. Okay? So mahalaga na at least mabigyan tayo ng mga advices o gabay ng isang professional financial
counselor. Alright? So, yan lang po. Doc Freddy po ulit ito. So, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan naman tayo sa araw na ito. So, kung bago ka sa channel na ito, don't forget to subscribe. Alfred TV. Mayroon pa akong isa pang channel, Freddy's Farm, kung mahilig ka sa organic farming. So, hanggang sa muli. Maraming salamat and then take care and God bless.